Kufre siya naman. Kufra. Kufre. Ano yung tawag sa kanya nun? Kufresha. 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 Oo. The championship Kufra. Yan. Yeah, ang inaabangan natin. Tama ka, no? Kasi yung Rafaela medyo passive type ng ano eh. Support-support eh. Oo eh. Oo, tama. Yun yung tawag sa support. Na walang siniset. Na hindi nagsiset. Support-support. Super-support. Diba? So, para pag tinanong ka, crush mo, crush lang. Crush-crush. Ibig sabihin, super-crush. Super-crush. Ito, support-support. Super-support. Support talaga. Yan. Oh. Tama, no? Sa inyo yung mga Matilda, yung mga Estes. Yan, yung mga Angela. Angela. Mga support, support. Bago ng role. Oh. Anong role mo? Support, support. Sabihin nyo ba? Yun nga, mga binagit natin. Pero ito, Brand Esports, makakikita natin na Johit Binan. Johit Binan. O, tamo, hindi pa rin nila Binan yung Pobius talaga. Tama nga kayo. Magkakaroon talaga dito ng part na ibibait nila yun eh. Oh. Ako gusto ko makita mga hindi na support, support. Ayun na. Para bugbugan na. Tank support. Tank support. Alam ko, tank eh. Pwede rin, tank, tank. Pwede, pwede ka na yun. Pwede, pwede ka na yun. Inulit lang yun. Iniwalan namin yung pinakala. Pero, first pick, interesting kung ano yung ipipick actually ng Bren. Ako gusto ko makita yung Lance eh, ni Carly. Ito yung napapansin ko sa Bren ha. Kanina, first pick nila, assassin. Na, no? Ngayon, assassin ulit. So, sinisecure na agad nila yung assassin nila. Nilalabas nila kaagad. And with this, show na rin. Para, tipiling ko para sa Echo. Ang tingin ko dito, I'm sorry, sa Echo. Yeah. Tingin ko show agad to. Possible, yes. There's a big possibility. Kasi isa rin sa nangyari kanina, performance din ni Rafflesia, sobrang init sa show. A big possibility na show talaga to. Plus, maybe a Harley is open para sa Echo. Ay, oo nga. RK3, isa rin sa mga pwede na gumamit nun sa mid lane. Kasi meron kasing support na ano eh, Harley, diba sabi nga ni Coach Daka before na insta-kill kasi yun eh. Insta-kill eh. So, nagiging flexible din talaga. At isa rin sa mga gandang chances, opportunity kung bakit Red minsan yung pinipili ng iba. Well, actually, hindi Harley, kundi Phobius. Phobius. Pero tama tayo sa Cho. Ang kinagandahan kasi dito sa Echo Esports, dalawa yung pwedeng gumamit ng show nila. Huwag natin kakalimutan yung show, split portion show nga pala ni Benny Cutie. Ay, meron pa. So, pwede pa nilang paikutin yung initial or pwede sila mag-adjust sa mga susunod pa na picks ng Bren. Either itatank nila or gagawin nilang side lane. Yeah. Kaso meron na nga palang Phobius. So, most probably, kinontra ko yung sinabi. Ano yan? Courtesy Phobius. Tapos, a show. Tank na to for sure. Ninakaw nila, men! Yung Beatrix. Uy, wait! Ngayon, sino gagamit sa Bren ng Beatrix? Kung ako, ine-expect ko few carry, pero parang babalik tayo sa Marksman Ribo. Pwede, no? Pwede. Mga old season na ano eh, na Marksman Ribo eh, no? Posible eh. Tingin mo? Again, for the gold lane, isa yan sa mga, ano eh, mga talagang, well, heroes na hindi mo siya pwedeng gamitin kung hindi ka talaga gold laner. Kasi ganun siya ka-fragile na kapag namatay ka ng dalawang beses sa early game, manghirap na makabalik. So, ang nangyari kanina, kaya rin naging successful yung Echo dun sa may Beatrix, is hindi siya nakokontest ka agad eh. Nilipat niya dun sa may middle lane na ang bilis rumesponde. Pero tingnan natin kung ano nga bang magiging role dito ng, or sinong gagamit dito sa Beatrix sa side ng Bren. Ng Bren eh, no? Quick pick din to ha, sa Bren. After nung pinili yung Phobius, mabilisan silang Esme. Tapos I think ang pumasok sa utak ni Ducky, baka mag-Beatrix ulit. Kuhayin natin. Kasi parang same eh. Kung isipin mo yung formula ng Hayabusa, parang link din yan eh. Uh-huh. Kailangan mo mag-snowball. So, it's the same formula sa picks and bans ng dalawang team sa game number 2. This time, Lunox sa magiging pwedeng mid. Okay. Ng Echo. Yun din ginagandahan sa mga picks ngayon. Pwede talaga siyang iikot. I think for Echo Esports, mag-a-assassin sila. Possible, Lancelot. Kasi si Kimi, automatic, iikutan nila. And Bren Esports dito, kailangan nila ng initiator. Yeah. Initiator talaga. You meant Beatrix. Iikutan nila yung Beatrix. Kasi malambot dito yung malambot yung Hayabusa eh. At saka yung Beatrix mismo. So, kailangan nila at least mag-invade. Mm-hmm. If you are Echo Philippines, you need to shut down the Hayabusa as much as possible. Here we go. Binan ngayon yung Popol Incupa. Binan din ang Rafaela. Nako.
dito na ba lalabas yung tank-tank? Yeah, dito na lalabas yung tank-tank tingin ko. Kasi ano, kailangan nila ng frontliner. Masyadong makate yung first three picks dito ng Echo. Again, the Chaos Assaults, the Magic Penetration, plus the damage ng Demonic Force dito ni Phobis is napakasakit na kagad. And you need to keep an eye to, you need to respect that show of Rafflesia. Yung ginagawa niya kanina, lagi siyang naghahap ng pick-off siya, lagi siya yung sumasalubsob. So kung wala ang frontliner, expose ka agad yung backline mo. So, correct. I agree, I completely agree, Gene. Kailangan taga nila na magiging tank-tank. Yeah. Feeling ko maganda dito yung Grok sa ano sa Echo Esports. Kasi kung titry nila mag-invade, kasi kung i-delay nila dito si Hayabusa on the farming, yeah. Kaya na sinabi natin matagal mag-scale up if ever yung Hayabusa or talagang babahayan sa jungle, maganda yung mga ganun na hindi na ano, hindi naka-crowd control, pwedeng dumiretso agad pagdating sa may backlanes ng Bren Esports. Ang problema ko lang dun sa sinuggest mong Grok, Chantel, late game, kaya din ng Lunox eh, no? So parang ang nakikita ko nga dito for the side of Bren, pwedeng setter. Okay. Pero pwede rin yung Grok eh. Actually, yeah. It's a great tool then against the Cho. I agree. But look at this! Assassin! Saver! Isang mabilis na panghuli sa Beatrix at pati sa Hayabusa. Napapanako ka dito, Tads. Kailangan nila ng ano, kailangan nila ng isang frontliner taga na solid. Tingin ko Hylos is good kasi meron siyang Law and Order, isang step kaagad ng Law and Order stun then burst. So, yeah. Yun ang ano kailangan nila, or rather a CC, isang sino nga bang tank na talagang mahilig mag-ride ng crowd control. Yeah. Kufra to answer it out. Plus, meron ko pang I'm offended with the Ruby sa side ng Bren Esports. Dalawa agad yung crowd control dito ng Bren. Yeah, dalawang frontliner. Ang kinuha nila, actually, narinig ka ata, Tads. Okay. Na kailangan ng frontliner. Well, obviously, doon sila nalulugi. Kasi you have the Fovius damage. Cho can also dish out good amount of damage. Even the Lunox late game, now we're waiting for an answer para sa side ng Echo Philippines. Yung lineup ng Bren, completos Ricados. From early to late, ang sakit ng damage nila. Okay, para dito sa Echo Esports, pwede sila kumuha na isa pang assassin. Kasi, another one. Kasi dalawa yung pwede lang hulihin eh. Si Saber, pwede niyang gamitin yung kanyang ultimate pag pumasok si Esmeralda para ma-hold agad. Kung kulang sila dito sa crowd control. Kumbaga, 2-on-2, kasi yung ano din, yung Cho dito ng Cho ni Rafflesia. Pwede pang kuhanin. Pero mukhang Roger. Nawala pala yung Cho. Nawala yung Cho. Roger. Kalok. Nag-ano lang, hidden. Unlockable pa mamaya. Unlockable mamaya. Pero mukhang Roger ang pinili ng Echo Philippines. Same din naman sa binanggit mo, Chantel, you need another assassin. So, all out damage. Yeah. Ang hinahatid ng Echo. Meanwhile, sustain late game for the side of Bren Esports. Styles clash pagdating sa lineup. Any advantages for both of these teams? Sa akin, after kung makita yung performance ng Echo along with Rafflesia's Cho, ako mag-ano ako dito sa may bandang sa Echo muna. Siguro mga first betting early game, mid game, pero late game Bren pa rin ako. Naniniwala ako sa barrel ni ano ni Beatrix kanina. Bago to, no? Bago eh. Beatrix inaata talaga eh. Sinulat na tayo kanina. Ako naman, fan ako ng crowd control, so I think ano tayo, sa Bren ako dito. So sinasabi nyo, game 3? Yeah. Aabot tayo ng game 3. Posible. Sige, ako naman siguro yung magiging devil's advocate. Big word. Feeling ko naman, mainit kasi yung Saber ngayon eh. Yappy. So feeling ko yung Saber kasi one hit delete eh. Unless sa iba ibuos ng Saber yung ultimate, yung triple sweep. Pero tingnan natin, Bren Esports versus Echo, game number 2, Rebo Marksman. Napakatagal natin hindi nakita. Yung hinihiling natin kanina na bumalik si parang Rebo sa kanyang role, which is yung carry na kumbaga taste of your own medicine yung pinapakita dito ng Bren eh. Kanina si RK3 may gamit niyan, ngayon naman si Rebo since sila yung same ng roles dito for the team. And look at RK3, the versatility. Saber naman ang gamit niya ngayon. Saber mid PDZ, biruin mo yon. Nako, medyo oo nga no, kasi may flicker siya, so talagang more on
item ang puhunan dito ni RK3 kung ganun ang mangyayari. Pero pwede rin siyang sumalubsob sa likod. Oo. So tingin ko, yun yung reason kung bakit siya nag-flicker in kasi masyadong malakas yung frontline ng Bren Esports that you need to have a mobility item para makakahuli yung target sa likod. At saka to add-on, that kung mapansin nyo, mid laner para naka-high and dry, so ikot ng ikot na Saber to. So pag nag-level 4, game ikot agad. Na agad. Oo, atake na agad. Pitas. Instant kill na agad, pitas, para mas magkaroon ng space si parang Hades natin na mag-farm on this game. So, daming flavor for Echo Esports. So, ang pwede natin makita is mag-hunting agad si na RK3 and Raflesia. Kapag nag-level 4, hindi na nga kailangan yung level 4 sa pick-off na ginagawa nila. Bren is just patiently farming sa laban na ito. Carl Tazy trying to bait out his ultimate doon sa engagement na yon. But yeah, it's Rebo na magsistay sa lane at mukhang ang team na magdidikta kung kailan ang laban, Echo Philippines. Oh, Echo talaga iikot dyan kasi more on pang pick off. Imagine meron din silang Lunox. Pag pumasok dito si, pag umikot si RK3 sa may bandang lane ni Lunox, instant kill na rin yun. Oh, kasi yung damage, alam natin si Lunox, instant counter against the Esmeralda. And I think for Bren Esports, sa kinaganda naman ng lineup nila dito is more on the split push. Kasi si Carl Tizzy from time to time pwedeng umalis eh. Correct. Yeah. Punta lang siya sa iba, push nila yung Torre and that's it. Oo. Kaso isa nga lang sa mga tingin kong cons sa ganitong klaseng draft or rather laning management sa side ng Echo is kapag nawala yung Saber sa mid lane, it means na umiikot na yung Saber. So magkakaroon ka agad ng information. So ang kailangan mo nang tignan is meron bang tao sa mid lane. Yun. Kapag nawala yung Saber, ingat ka agad, pasok sa brushes and then abang for counterplay. Pero maganda rin naman yung idea na ginagawa ng Echo dito. Kumbaga, they're saving up some space para at least mas maging aware yung Bren Esports na okay, ang dami nang nawawalang heroes, dalawang lane na yung wala, mid lane and bottom lane, most probably they're parang ang hirap i-predict eh. Yeah. The next movement, yun ang gusto kong sabihin. Actually, parang ano nga eh, careful yung Bren ngayon eh. They know na magiging aggressive ang Echo sa binanggit ni Chantel kanina ng mga jungle engagement. And this time, naghihintay sila eh. Mm-hmm. Hindi to kagaya ng game 1 kanina na they were trying to make plays. This time, hinihintay nila, come at me. Mm-hmm. Gumaganon sila, parang, sige, kayo naman ang sumugod, kami ang magka-counter go. Yun ngayon yung place na lang, Bren eh. Oh, tsaka for Bren kasi, delikado for Lusty na pumasok basta-basta. Kasi again, yung Saber, kanina pa natin hilahit yung Saber. Kasi kahit anong hero na diver, kaya nga i-counter. Yung, diver, it counter, rhymes. It rhymes. Oh, it rhymes. It rhymes. Rhymer. Oh, pag-rhymer. Oh, kasi ako rhymer. Ay caster. Ah, once it rhymes, ano ba rin? If it rhymes, it right. It's right. It's right. It rhymes. Sorry, parang ganun na rin. Oh, basta yun. Tama kapag nag tugma. Yeah. Kasi nagtutugma din to. Ito. Ayan, yeah. Ang layo na tinanong ko talaga dito. Oh, ituloy mo yung rhyme schemes mo. Nawala na tuloy yung ano natin. Pero, yeah, for Bren Esports kasi, kayang pag nagkaroon ng item na later on yung Saber, hindi na basta-basta pwedeng pumasok si Lusty. Kasi ma-hold siya, automatic burst, kahit sinong pwede, basta ma-hold. One hit yun eh. Ang nakikita ko ng lagi counter pag Saber, kailangan mo talaga mag-Aegis or mag-Wind of Nature or mag-Purify. And knowing Bren, nakita natin sila kanina, puro flicker. Puro flicker talaga. Tingin ko, magpakunat or i-shutdown nyo na agad yung Saber as early as possible. Eh. Kasi talagang snowball yan eh. Pag umabot tayo ng ultra late game, tapos pag naka-execute talagang yatapchi kahit yung tank eh. Dahil sa War Axe, no? War Axe ba o sa Heptasis lang talaga mismo? Heptasis, tapos yung enemy's bane niya pala passive. So, lahat ng items na pwedeng magbigay ng armor, ng physical penetration, Malefic Roar. Oo. So, kahit ganun lang na items, okay na agad yun para sa Saber. Tignan natin kung mangyayari yan. Kasi, again, patient ang Bren. Mm-hmm. Hindi sila nagpipersa ng mga engagement. Hinihintay nila ang Echo. Ayun na naman yung machine. Ganun bumula, syempre, sa Beatrix si Doc Rebo. This time, Bren Esports will take down 3 heroes immediately. At ngayon, makakuha pa ng isang Echo. Pero okay lang dahil si Hades na lang natira. Double kill mula kay Dr. Rebo. Level 5 as of the moment, lamang ang Bren Esports. Speaking of lamang, kahit sa teamfight na yun, lamang talaga yung Bren Esports kasi nilima nila eh. Pumunta talaga dito si Flop TZ doon sa teamfight na yun, automatic, pasok sa kanila, mas lamang tayo dito, wala yung burst damager ng Echo Esports. And to think, no more on physical yung natira. Yeah. Speaking of burst damage, ayun, pasok dito Bren, that's it, yung inaantay natin.
Gulpe de gulat, set up de gulat, wow, para dito sa kanilang team. Pati makikita mo si Riboy, no, nakapwesto na agad siya ng maigi. Talagang binibait niya lang yung Echo na lumapit. Correct. Tapos nung pagka-ultimate niya ng double Beretta, nakuha niya yung Lord, nakakuha pa siya ng kill. So talagang sobrang sulit. Sulit na sulit. Pwesto. Naalala ko yung mga panahon na bilang lang yung mga marksman na pinipili. Claude, Carry, yung MSC nung nasa Pilipinas, yung Carry ni Ribo na bumuhat. Classic Ribo para dito ngayon sa side ng Bren Esports 202. And with that positioning, Echo naman ang dapat mag-ingat na kasi kung hindi ako nagkakamali, may item na si Ribo ngayon. Speaking of item, gaya na sinabi natin, Bren Esports, inantay lang nila yung opportunity on that na makalamang. So, sila na yung umiikot ngayon. And again! Wow! Okay, may machine ka na tatamaan sa dalawa. Pero another setup mula kay Raflesha. Sabay, makakawala na si Carl TZ. That is Echo Philippines with a counter go. Isa lang ang kanilang nakuha, but that is a support. Yeah, and for that Bren Esports sa Carl TZ, kita natin ang ganda ng pasok ng mga shadow, ng mga quad shadow niya. Talagang tinatago niya dun sa may bush para hindi makita at hindi makounter. Pero Echo Esports destroying a turret. So hindi tayo makakuha ng kill. Let's go for the turret push. Sahabol tayo in terms of objectives. Yep, objective will be the key. At lumabas na nga at nag-respawn ang next objective sa ating laro. Turtle is already online. Pero ang Echo, nag-aabang na rin sila kaagad trying to get a much more better position para sa next objective. Pero Jean, yung Bren, naka-ready na rin. Kahit si Carl TZ, iniikot na yung turtle sa rep side. Nakaabang, naka-ready din yung machine gun. Oo. Ni Doc Ribo, kitang-kita mo. Tsaka yung ang bilis eh. Yung rocket barrage eh, hinanda na. At nauna ang Bren Esports. Hindi rin basta-basta talaga makakapasok ang Echo. Even though, yes, level 7 na si RK3. Oo. May makunat na ng bahagya si Cho. Respeto na to, TDZ and Chantel eh. Kumbaga, gulangan kung sino mauuna eh. Ayan, speaking of gulangan, kanina pa si Benny Cutie na nanggugula ng mga minion wave doon sa lane niya. Hindi pa natin siya masyado nakikita sa team fight kasi kanina din sa turtle objective wala siya. So dito for Echo Esports, ano ang ibibigay nila pag sumama na si Benny Cutie? Kasi okay, may damager na sila eh. Okay. Yun yung inaabangan natin kasi this time around, sumasama na siya or kasama na siya sa middle lane. Sabi natin more on physical, kulang ng burst. Pero ngayon, Echo Esports, they are ready at nag-conceal pa nga. Naka-ready sila. Nakita nila na mag-isa si Few sa baba. Nakaabang ngayon si Raflesha. Alam ni Few na bumaba ang Echo. Minimirror ngayon ng Bren yung galaw ng Echo dahil lamang ang Bren sa top lane. So, Chantel is talking about Benny Cutie na sumasali na sa team fights pero TDZ, sa nakikita ko rin ngayon, patient ang dalawang kuponan. Yep, sobrang crucial ng ganitong, at this time, kasi unti-unti na nagkaka-item yung mga core heroes. And the best thing to do kapag ikaw yung mga supporting role or at least tank or support is to prevent any kind of initiation, yeah, or prevent any kind of pick-offs. Ito, speaking of pick-off, isang mabilis. Yun yung mga pick-off na hindi mo alam kung itutuloy or hindi. Mm. Kasi akala mo nagsistretch lang eh. Oo. Oh. Yun yung ginagandahan, ginagawa ni Lusty, galing sa malayo. Oh. Okay, classic Lusty. Makikita natin of course with the rage. RK3 now falling low. RK3 will just fly away to safety. And Bren Esports in control of this bottom lane. Pasok ngayon si Benny Cutie. Another, I'm offended, Benny Cutie! Yun na yung sinasabi natin. Kanina pa siya sa top lane, nagkukuha ng farm, pero may bawo. Oh. Makakuha siya ng isa, but this time, syempre, tatlo ang kanyang kalaban. Ito na ba yung counter go ng Echo Philippines? Tumatakbo ang Bren Esports. Sipa mo rin kay Laflesha. Yun yung pounce. Namumula syempre kay Hades. That is Lusty with the baby bouncing ball as Few will go! Oh! Time credit set up doon sa loob ng tower. Nako, may tori dito, pero tingnan natin dahil buhay pa rin ang Echo. Nandito pa rin si na Carl TZ. Habang si na Carl TZ naman ay kumakounter go with the shurikens. Masyadong makunat ang ibang kupunan dito ng side ng Echo. Few, idol ng mga kids. Napakagandang I'm offended ultimate to get two heroes para sa inang Echo. Parang na-offend yata si Few kanina eh. Sabi oo, nagalit. Kanina nyo ba ako iniikutan eh. Kumbaga, gusto nyo kukuhanin kanina, sige, pasok kayo. Ngayon ako magsiset up ng play, automatic, ang ganda ng ginawa niyang yon. Pero again, it's all about the damage para sa Bren Esports. May turtle objective ulit tayo at zone out ni Raflesha. Nakaready yan sila. Parang hindi humihinga itong dalawang kupunan. Hindi pa nga tapos yung laban na yun kanina. May laban na agad. Raflesha now also down.
Bren Esports, paring TDZ, paring Chantel, nagising na ata ang M2 Champions. Indeed, at nakita sila na ang nagiging aggressive. And looking at the net worth, 4.7, or at least mga 4.5k na yun lamang nila. At lalo pang lalapad yan once nasira itong middle lane turret. Pero ito, pre, napapansin ko dito, ang Bren, after their game with game 1, nag-iba kaagad siya ng discipline dito. Correct. Sa ano, sa game 2 na to. Mas naging passive sila, mas parang lalo mas naging sharp eh. Oo. Mas naging sharp yung galaw nila, mas calculated kumbaga, mas aware sila na okay, itong Echo hindi dapat ito ni-disrespect. Kailangan silang respetuhin yung strengths and hero nila. Parang ang pansin ko din is kanina kasi yung support nga nila, support eh. Parang hindi makagalaw si Lusty. Ngayon tank na. Ngayon kasi parang si Lusty, siya na yung, oy guys, kanina ambalan tayo ng amba, ngayon ituloy natin yung amba. Tuhanin na natin. Nakita natin kanina yung pick up nila sa may bottom lane. And for Bren Esports, ang ginagawa nila dito, slowly but surely, kukuha sila mga tatlo, dalawang players from Echo Esports. Ang bilis kasi nila mag-push. They yan. Have Rebo, may marksman sila, may Hayabusa pa sila. And dalawang frontliner, Lusty and Flap TZ. So for Echo Esports, all over the place, ang kailangan nilang depensahan. Yun nga eh. Dahil dito sa mga patuloy na amba ng Bren Esports. Alam mo kung ano tawag ko doon? Ano? Imbis na amba? Ano? Ambag. Ambag. Sa bagay. Tama naman kasi. Kailangan mo mag-ambag. Diba? Hindi ka dapat puro amba lang. Hindi ka puro amba lang. Kailangan mo rin mag-ambag. Thank you. Thank maraming you, Tads. Maraming salamat. Bye mo talaga sa akin, Tads. Nakakalupit mo talaga, man. Pero ito. Pero yun nga eh. Because of the aggressiveness na meron na pwede na sa side ng Bren, sila na nagko-control. Ngayon, Lusty once again. Nakakamiss naman yung mga ganong set. Dalawa na yung wala ngayon sa side ng Echo. Double kill pa. Siyempre si Doc Rebo. Habang si Pew na palapit na. Kalmot mula kay Hades. Counter go! Kaldog! Mula kay Hades at kay Kurt. Hindi pa pala tapos. Akala natin Bren ang lamang. Sabi ni Hades, nope! Kanya-kanyang target kanina for Echo Esports. Yun nangyari. Kanina pa natin nakikita nyo for Bren Esports. Makaka-set up sila ng play. Echo Esports dito, mas madami silang damage na ibabato. Echo Esports, again, Curtis with the Fovius. Namanggit natin yan kanina. Same goes with the stopping capability of RK3 on this Saber and the DPS from Hades. I think Bren Esports dito, they have to be mindful kung kailan sila papasok, kung maganda pa talaga yung setup, or kailangan ba nila i-go, or hindi. Parang ang hirap ma-determine yung tanong na yan, Chantel, eh, kasi yung counter go talaga ng Fobius is real. Sabay sa Hades, killing spree pa. Counter go din, syempre dito, si Ramblesha. What was that? Machine gun Rebo from the side. Pero ang kunat pa rin ang kupunan ng Echo. Wow. In the words of Kuya D, 5 kamote once again. 12-13, Hades with this Roger Awau taking this tower down. Manjin, Tads, pili ko, hindi na kailangan mag-lord ng Echo Esports. Dead timer natin, una mabuhay, Flap TZ. Wow. Pwede na i-tower lock, may minion wave. Tapos na ba ang laban na to? Echo Philippines, straight to zero, laban sa Bren Esports.